What's up mga ka-O-Sports? Panibagong video na naman ang mapapanood ninyo ngayon. Naging wild nga ang ending ng Game 3 Semifinals ng Magnolia at TNT dahil sa dalawang sunod na crucial basket na nagawa nga ni Mark Barroca at two-time best point guard in Asia na si Jason Castro. Pero bago nga mangyari yun, natapos na yung fourth quarter. Bago matapos nga yung laro, nung na-foul out nga si Calvin Abueva, muntik niya na daw suntokin ang referee dahil sa hindi niya nga pag-agree na tinawag sa kanya. Ito ay ayon sa rumors. Nung tumira kasi si RR Pogoy, na foul counted na nangyari at panglamang nga yun ng Magnolia. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka-O-Sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click nyo na rin ang notification bell button para lagi kayo mo-notify sa mga latest videos ko. Tara, pag-usapan na natin yan. Muli ngang pinatunayan ni Jason Castro kung bakit siya tinawag ng best point guard in Asia ng dalawang beses dahil sa winning shot na nagawa niya nga sa TNT. Ilang beses na ang nakagawa ng game winner nga yan si Castro, hindi lang sa TNT kundi nga pati sa Gilas Pilipinas. Yung 3-point shot niya na pamatay sunog para manalo nga sa Game 3 ang TNT. Bago nga mangyari yun, akala talaga lahat ng TNT ay talo na nga sila dahil nakabasket nga si Barroca ng layup dahil sa ganda ng fake na ginawa niya kontra kay RR Pogoy. Kilala din kasi si Mark Barroca na isang finisher sa mga crucial situation kaya sa kanya binigay yung bola ng possession na yun. At akala ng lahat tapos na ang laban dahil nga sa pagka-layup ng nagawa niya. Pero hindi nga nagpatinag si Castro dahil ginamit niya nga yung pagiging best point guard in Asia niya at hindi nga siya nagpanik. Since siya na nga din yung leader ng kanilang koponan na TNT, nagulat ang lahat dahil biglang nag-dress na nga lang si Castro nung hawak niya nga yung bola. At hanggang sa ayun, pumasok nga mga ka-O-Sports at tuluyan ng nanalo ang TNT sa Game 3. Tulad nga ng sabi ni Coach Chot sa press conference after the game, kahit siya hindi makapaniwala na nanalo pa nga sila sa larong yun dahil akala niya talo na nga sila sa larong yun. Tapos nagulat siya, nanalo pa nga. At tingin ko until now, napapabilib pa nga din talaga ni Castro itong si Coach Chot dahil sa ginagawa nito sa laro. Kahit pa matagal na nga sila magkasama sa TNT at Gilas Pilipinas. At dahil doon, ayon sa rumors mga ka-O-Sports, kapag nakapasok nga daw ang TNT sa finals at nag-champion pa nga sila, ay malaking bonus ang nag-aabang nga daw kay Castro. Maaaring bigyan nga daw siya ng house and lot or mamahalin na sports car ni MVP na kilalang team owner nga ng TNT dahil sa loyalty at magandang serbisyo na binibigay nga sa kanilang franchise. Nililinaw ko lang, ito ay ayon sa rumors lang mga ka-O-Sports. Grabe na din kasing naitulong nga ni Castro sa TNT franchise kaya ganun na nga lang siya kadedicate pag naglalaro nga siya. At kilalang galante na owner nga rin talaga yun si MVP. Hindi naman din kasi talaga natin maikakaila. Sobrang ganda ng performance nga talaga ni Castro. Hindi lang sa larong yun, kahit dati pa. Kaya sobrang deserving nga talaga ni Castro yun. At sobrang daming bonus na for sure ang natanggap niyan sa TNT franchise. Hindi lang yan kung sakali mga ka-O-Sports. Sobrang daming championship na din kasi ang nabigay niya nga dyan sa TNT at sa Gilas Pilipinas na kilalang owner nga din itong si MVP. Kaya for sure ganyan-ganyan lang yan or sobrang liit nga lang yung bonus na yan para kay MVP. Mapunta naman tayo kay Calvin Abueva na nung na-foul out nga daw ay muntik na daw sundukin yung referee na tumawag nga sa kanya ng possession na yun. Ano nga ba ang nangyari? Nung isang possession kasi mga ka-O-Sports, lumamang na ang TNT sa isang crucial possession. Nakakuha ng foul counted si RR Pogoy at si Calvin nga ang sumabay nun at siya'y natawagan. Ayun nga din yung last foul ni Calvin at laking hinayang ng mugs dahil maganda ang nilalaro niya that game at tuluyan na nga siyang na-foul out. Hindi nga maiwasan na madismaya ni Calvin dahil nangihinayang siya dahil alam niya na kailangan nga siya ng team niya at malaking kawalan nga din siya sa larong yun. Kaya ang nangyari daw mga ka-O-Sports, muntik na daw ambahan ni Alvin ang referee na tumawag na sa kanya nun. Hindi daw kasi matanggap ni Calvin yung tinawag sa kanya dahil alam niya sa sarili niya na tinaas niya lang yung kamay niya tas nagulat siya na tawagan niya siya.
Tapos ayun, natawagan nga siya ng shooting foul. Ayun din kasi yung panglamang ng TNT sa larong yun. Kaya double black ay nga ang nangyari kay Calvin. Na foul out na siya, tapos lumamang pa ang TNT sa laro. Pero nangyari na mga Kong Sports, natalo pa din ang Magnolia sa TNT. Kaya lamang na ang TNT sa best of 7 series ng All Filipino Cup. Sayang nga yung larong yun para kay Calvin. Dahil tulad ng sabi ko kanina, napakaganda nga ng laro niya throughout all the game. Sayang lang at na-foul out nga siya. Pero yun nga lang mga ka-Osport, sana wag na nga pairalin ni Calvin yung pagiging mainiting niyang ulo. Katulad ng nangyari sa kanya dati. Baka mangyari nga ulit yun. Masuspend na naman siya. Lalo ngayon, nakatutok nga si Kume. Lalo na, semifinals nga yan at All Filipino Cup. Kaya bantay sarado na nga talaga ang tingin nila kay Calvin. Pero para sa inyo ba mga ka-Osports, sa tingin ninyo, sino ang makakapasok sa finals sa dalawang naglalaro ng Magnolia at TNT? Mag-comment lang kayo sa baba. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo sa video na to. Salamat ulit sa panonood at mag-iingat kayo palagi. Peace out!